daming miscam eh, Ariga. Patay Malaysia ang babaeng ito nang arestuhin sa entrapment operation ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa San Roque, Cavite City nitong Martes. Sa investigasyon, modus ng suspect na magbenta ng iba't ibang produkto tulad ng mga frozen na karne online at kapag nakapagbayad na ang customer, agad niya itong ibablock sa social media at hindi na ibibigay ang nabiling produkto. May nakita siyang post sa FB Marketplace noong February 5 na nagbebenta nga ng karne ng baka at saka manok. Hanggang sa noong nakapagbayad na siya through payment platform, bigla niyang binlock. So hindi na niya nakakausap. Kwento ng biktimang si alias Bernard, mahigit 20 kilo ng frozen na karne ng baka at manok ang binili niya sa suspect na nagkakahalaga ng mahigit 12,000 piso. Mas mura siya ng konti ng bagya kasi malaking kilo yung kinukuha namin. So, mas makaka-discount ako ng konti lang naman. Pero yun nga, na-scam na po ako. Medyo natulala syempre kasi yung pera na is yung pinapaikot sa business. Nagpasaklolo na siya sa mga otoridad. Lumitaw sa investigasyon ng PNP ACG na gumawa lang ng peking social media account ang suspect at wala rin anila itong totoong paninda. Hindi talaga siya nagbebenta. Puro picture lang ang pinapakita niya. So pag nakausap na niya, yun, i-block na niya. Wala lang, hindi mo na siya makakausap. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Paalala ng PNP ACG sa publiko, hanggat maaari bumili sa negosyong may physical store o tindahan para hindi mabiktima. You are using the platform like the Facebook Market as an advertisement to encourage everyone na mas maraming nakakita ng iyong benta. Pero kailangan meron kang physical store. At least doon ay legal na ma-inspeksyon ng gobyerno. Maharap ang suspect sa reklamong swindling at estafa na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,